sabi mo, geez, andito tayo sa aking day 82 ng aking road to millions and everything na naman. And dito tayo katapos na natin mag-deliver ng fries. At lagi nandito lang ako. At punta tayo sa isang kaibigan mamaya para mag-recharge. Tapos pagkita natin yung mga t-shirts kung may magustuhan siya. And yun nga. Tigawin natin araw na to. Sabi ko nga, hindi na ako natatakot na madapa, hindi na rin ako natatakot sa mga failures. Siguro, ang nakakatakot pag hindi mo matapos yung gusto mong tapusin, yung mga goals na gusto mong gawin. At the end of the day, one life. So, minsan ka lang mabuhay, at pinastigan mo na, di ba? So, this is day 82. And ito, nasa kalsada ulit ako. And yun nga, alam ko konti lang yung nanonood, pero sulit naman siguro yung pinagsasabi ko at mga pinagawad ko dito sa aking video. Hindi lang siguro makitaan ng mga tayong tao or konti lang. Hindi na ako concerned sa konti yung nanonood or something. Basta may goal ako na tatapusin ko yung the whole na road to millions hanggang magka-million ako. Yun yung goal ko sa aking mga videos. So maybe one day, maybe someday, maybe next year, maybe wala akong pakialam. Basta hindi man ako number one ngayon, alam ko sa isip ko and sa puso ko na makakamit ko yung mga gusto. Hindi kailangan makipag-compete sa kaibigan, sa kakilala, sa nakikita, sa mga nakikita sa internet, kung ano man yung mga social media. Make this video to remind myself sa mga past na pinaggagawa ko na ginagawa ko talaga yung mga dapat kong gawin sa buhay. And to be a better man, to be a better father sa aking mga dalawang anak, sa akin, to be a better son, kasi alam ko marami rin akong mga pagkukulang bilang isang anak. And marami pa rin, hindi rin ako puro yan yung masarap dun sa one is in the imperfection. So ang vlog na to is may pagkasentimento, pero wala tayo sa drama, dun pa rin tayo sa action at comedy. Shit, diba? Every time na napapansin mo na medyo low at hindi mo nakukuha yung mga goals mo that day, ibig sabihin may struggles, and ibig sabihin buhay ka pa rin. And we are born to have problems para ma-solve. Yun yung exciting ng buhay. And yun nga, minsan hindi nakikita ng karamihan, hindi lang minsan, basically almost, ang gaano sila ka-grateful, ang gaano sila ka-blessed. Walang mas blessed pa sa buhay na humihinga ka, na experience mo yung reality, nakikita mo yung mga mahal mo sa buhay, tinatahak mo yung daan ng papunta sa goals mo. And wala nang mas masarap dun. It's a blessing. Blessed ka na. Pagkagising mo ng umaga at may oxygen, lagi mong sinasabi, pag nahumihinga ka na, may oxygen na sa katawan mo at napaggalaw mo yung mga kamay mo, paa mo, kumpleto lahat ng part ng katawan mo. Saan ka pa? Diba? Win ka na yun. Yung mga small wins, bibigay sa'yo ng mga one. Kasi minsan, sa sobrang taas at sobrang gusto mo na rin pumunta sa lugar na yun na hindi mo pa naman na hindi pa karap, hindi mo pa deserve, is cause frustration. Yan yung mga frustrations, depression, na fuck, bugid ka ba? Kung hindi mo makuha yung gusto mo, well, you have all you need. May pamilya ka, may hinga ka, baga, you have a lot of marami kang tanghirap maging less. Marami kang hindi nakikita sa paligid mo na ikaw ikaka-grateful that day, this year, this month, lahat. So padayon lang. And teka, tayo lang din. Yeah, that's my last this is my vlog for today. Sana may nakuha kayong aral. Hindi siya vlog na for pinapakita kung ano yung sinishare ko, kung ano yung mga thoughts at saka experiences ko sa aking road to millions, aking life, and being grateful talaga. Thank you.
you sa lahat. Thank you God sa mga blessings every day, and thank you na rin sa mga problems na dapat solve. Kasi kung wala ka ng problema, ano pa yung gagawin mo sa buhay mo, di ba? Eh, nagiging nakakatawa nga minsan, share ko lang. Kasi nung mga unang years namin ni Mrs., yung asawa ko, marami kaming conflicts about sa mga bagay na ganito, ganyan. Tapos habang tumatanda ka pala at nagkakaroon ka ng realization, kagaya ko, napapansin ko sa katawan ko na parang hindi na kami ganun ka, nagkakaroon na kami pinipix ko kung ano yung mga dapat kong ipix sa sarili ko. And nakikita ko na baga nasi-share ko rin sa asawa ko kung ano yung mga thoughts ko, yung mga minsan hindi niya maintindihan on first hand, pero on the long run nakikita ko talaga na naiintindihan naman niya. And hindi pa rin ako tumitigil sa mga experiences ko na initignan ko rin. Inuuna ko yung sarili ko na ipix kasi hindi ko naman kailangan ipix yung paligid ko. Pusa na lang yun din darating na sila na yung magsasabi na tama nga yung ganito, tama. Pero wag mong ilagay sa sarili mo na lagi kang tama. You need to absorb and you need to learn everything para magkaroon ka ng magandang thoughts sa lahat. So, dito tayo, sana open siya. Yan. Doon tayo papatingin lang natin yung mga klase ng t-shirt. Yung puntahan din natin, makipagkwentuhan tayo. And that's it for the day. Thank you very much sa GOD, lahat ng everything. And this is my vlog 82. Dito tayo sa Monica Pellet. And we try this midnight prop 150. Tama, mura na masyado itong 150 sa midnight prop mo. Kaya nga eh. Dito tayo mag-disbinay. Kaya nga. Then, ulit ka rin sa pricing. Kasi, dito tayo mag-display ng shirt. Gumagaling na. Midnight prop. Original version ni Jet. Sir, try natin. Sarap ah. Himas. Himas? Okay.